sa marami, ang tagumpay daw ay napakailap at napakahirap makantan. Kung minsan, kahit ito ay nasa palad mo na at mahigpit mo ng hawak, hindi pa rin maging ganap ang kaligayahan. Sa bawat tamis na dulot nito, may katumbas na pasakit at sakripisyo na kinakailangan pang bayaran. Mahal nga ba ang anumang uri ng tagumpay? Samahan ninyo kami sa aming pilinghihang kasaysayan ngayong gabi. Mula kay Janine Diaz ng Makati. Tunghayan natin. Sa nasasaktan na si Filemon Asuncion. Parang anak na ang turing mo sa kanya. Gagawin mo ang lahat para mapawalang sala ang nasasaktan. Tama ba yon? Opo. Ang totoo, nag-usap kayo ng nasasaktan na si Filemon Asuncion bago ka tumistigo ngayon. At ang lahat ng sasabihin mo ay mga sinasabi lamang sa'yo nang nasasakdal. Tama? Opo. Kung ganon, nakahanda kang magsinungaling kung kinakailangan para lamang mapawalang sala ang nasasakdal. Objection, Your Honor. The question is misleading. Your Honor, we're testing the credibility of the witness. We are on cross. Objection overruled. The witness may answer. Inuulit ko, nakahanda kang magsinungaling kung kinakailangan para lamang mapawalang sala ang nasasakdal. Mabait naman po si Filemon. Mainitin lang ang ulo ko minsan, kaya nasasaktan niya siguro asawa niya. Pero nasisiguro ko, hindi niya sinasadya yun. Maniwala kayo sa akin, kilala ko si Filemon, hindi niya siguro sinasadya yun. Your Honor, that's all for the witness. Alam mo, sa klase ng testimony ni Filemon, talo na sila. Maraming salamat po, Attorney Diaz. Huwag ka muna magpasalamat, ha? Hindi pa tapos ang hearing. I'll keep you informed. Okay. Okay. Bibig na talaga ako sa'yo, partner. Sa takbo ng cross-examination kanina, bay, sigurado na tayo sa petition ni Presi. At sigurado na ako sa promotion mo. Sana naman mapansin nila. Pag napasap na naman ako, ay, nako. Ay, uy, marami pa akong asikaso yung ibang kaso, ha? I'll see you in the office, okay? Oh, sige, I'll see you later. Sige, partner. Bye. Dear Charo, itago mo na lamang ako sa pangalang Janine. Isa akong abogado in my mid-30s. I was an only child at hindi naman kami mayaman. Iginapang ko ang sarili kong pag-aaral. Bata pa lamang ako ay ambisyosa na ako. Nothing and no one could stop me. Diretso from law school, na-employ ako sa isang malaking law firm at eventually ay naging junior partner ako, Charo. At that time, I practically had everything pero hindi ako maging maligaya. Something was missing. Hindi na, Lucy. Hindi ako kakain. Siguruhin mo lang, lapatayin mo yung mga ilaw, ha? Tapos itrangka mo yung mga ilaw. Okay.
Good morning. Good morning, Attorney Diaz. Good morning. Lucille, yung papeles na inaantay ko, dumating ba ngayon? Tama, please, ma'am. Thank you. Coffee, please, ha? Yes, ma'am. You know, my friend, hindi ko na kayang tanggapin yung kliyente mo. I'm sorry. Punong-puno na ang kalendaryo ko. Kaya mo na yan. O kaya ibigay mo dun sa kabilang opisina. Staff pa lang naman yan eh. May kliyente po kayo? I'll talk to you later. Siya si Ernesto Charo, my one great love. College sweethearts kami at muntik magkatuluyan after graduation. Marami pa akong gustong gawin noon at hindi niya magawang maghintay. Hindi na kami nagkita pang muli sa loob ng 10 mahahabang taon. Madalas ko ngang naiisip kung ano na ang nangyari sa kanya. Kaya ganoon na lamang ako na sorpresa when he showed up. It really felt weird. So, you finally made it, huh? Not really. I'm still a junior partner dito sa company. Na malapit na maging senior partner. Hopefully. Ikaw, what have you been doing this last, what, 14 years? Ito, arkitekto. After college, inalok ako ng isang company sa Canada. Matagal rin ako doon. Wala na rin naman kasi akong babalikan dito eh. So, what can I do for you? Hindi ko malaman kung paano ko sisimulan eh. Aminin ko, nakakahiya pero ikaw lang ang makakatulong sa akin. Kasal ako. And I need to get out of that marriage. Mahalaga sa akin to. Tulungan mo ko dyan. Sabi mo, nagpaka-naive naman itong ating future senior partner, ano? Try a different line, because you can't fool me. I know men too well. Eto na naman si know-it-all, porque swinging single. Abel, state your case. Okay, ah? For what? Don't you find it suspicious na sa lahat naman ng mga lawyers, ba't si Janine pa inilapitan niya? Pwede namang iba, pwede naman ako, hindi ba? O, bakit si Janine? Hoy, kilala ko si Ernesto. Kasi yung taong yun, hindi basta-basta lalapit kung kani-kanino. Besides, why run to a stranger when you can run to a friend? Friend? Ex-girlfriend! Ano ang point mo? Okay, my point is, if he wins the case, he gets rid of his wife, right? Tapos pwede nang ligawan si Janine. If he loses the case, he wins Janine's sympathy. Magpapaligaw na naman ang bruha. Malay mo, magkabalikan pa sila. So how convenient, he wins both ways! I mean, this guy is smart, man. Talk about smart guys. Ay, ikaw naman, Connie. It's true! Ang romantic mo, masyado kang predictable. I'm not being unromantic, I'm being realistic. Okay? You are unromantic. Alam mo, you are a bored housewife. That's why you're bitter. That's why you feel that way. Of course not! Of course, yes! Ikaw na mga boyfriends mo, no? Hindi ako iniiwan ng mga boyfriends. I'm fine, no. Ako ang nangiiwan sa kanila. Hoy! Okay. Tama na kayong dalawa. Para kayo hindi mga bar top notchers. Alam mo, ngayon ko lang naisip. Siguro kaya ako naging ogmaid kasi barkada ko kayo. Bakit? Basta ako may asawa, ha? And I don't consider myself an old maid. I'm a happy single woman. That's what I am. Ka lang pala sa boyfriend. And that's part of being happy. Sa nagdaang mga araw, kinailangan naming mag-usap ng madalas ni Ernesto Charo. Common procedure naman ito between lawyer and client. Hindi maiwasan na minsan ay maging personal ang aming mga pag-uusap. He is still the same sweet, thoughtful Ernesto. Sabi ko na nga ba,
Hindi ito magiging madali para sa akin. I was never happy. 5 taong pagsasama. Kahit na yung 2 taong magkahiwalay kami, hindi ko na kaya. Drug user si Leonore. Pero naitago niya yung sa akin. Niloko niya ako. Inaasang bibigyan ng mga anak. Pero yung pala, palihim na pumupunta sa doktor at kung ano-ano yung pinai-injection para hindi mabuntis. Ayaw niya magka-baby. Ayaw niya ng responsibilidad, hindi daw niya kaya. Pinabayaan niya ako. Sinira niya. Sinayang niya ang maraming taon ng buhay ko. Hindi siya katulad mo, Janine. Alam mo ang ginagawa mo. Alam mo ang gusto mo. Buong loob mo. Matatag, responsable. May medical records pa si Leonore? Hahanapin niya sa korte. Bakit hindi ka pa rin nag-aasawa? Alam naman natin pareho na mahirap yung mabuhay ng mag-isa. Malungkot. Testimony mo ang dinadraft natin, hindi ang sa akin. Let's stick to our agenda, okay? Ikaw pa rin ang dating Janine. Hindi ka pa rin nagbabago. I have to talk to both of you. Are you available on Wednesday? Procedure. Kailangan lang talaga. I think that's all for today. Inaantok na ako. Let's go. Natanggap niyo na ba yung pinadala ko sa bahay ninyo na suit? Sino paalala ang kasal namin? It's a petition for declaration of the nullity of marriage. Hindi ako tanga. Hindi ako papayag. Leonore, pwede ba bago ka magsalita, makinig ka muna? Ikaw ang makinig! Kahit na anong gawin mo, hindi ako papayag! Kasal tayo! Mrs. Barredo, narito tayo para pag-usapan natin to ng mabuti. We haven't filed anything. Mas mabuti nga sana kung masisettle natin to amicably. That way, hindi na natin kailangan pang makarating sa husgado. Husgado? Anong husgado? Wala akong kasalanan. And I'm not psychologically incapacitated ng katulad na gusto niyong palabasin! Wala ho kaming gustong palabasin, Mrs. Barredo. Kaya nga ko kayo pinagharap sa katunayan dahil gusto kong magkausap kayo ng mabuti. Dahil baka meron pang ibang paraan para masettle ang inyong differences. That way, hindi na nga tayo kailangan pang makarating sa husgado. Buo na ang desisyon ko. Well, it's not your decision. It's my decision. May karapatan ako. May karapatan ka? Karapatan din ako! May karapatan din ako! Mrs. Barredo! Mrs. Barredo! Mrs. Barredo! Ernesto! You've married me! You've married me! Thank you! Tony Diaz, di ko rumang petisyon. Pasensya kay Leonor. Ngayong kilala mo na siya, alam mo na rin kung ba't ako nagkakaganito. Ikaw na lang ang pag-asa ko. I'll do my best, Ernesto. Pero wala akong maipapangako. Janine, bigyan mo akong pagkakataon. Hindi kita naiintindihan. Hindi kita makalimutan.
Ernesto, pwede ba? Huwag mo nang ulitin at babanggitin pa yung mga nakaraan. Alam mo, kaming mga abogado, para rin kami mga doktor. Ayaw naming mai-involve sa aming mga kliyente. It's unethical. Good night. It won't do you any good. Uy, sayang naman, last chance na niya sa romance yan, ano? You tell me, you wanna risk losing your promotion? Diyan ka mali. Alam mo, ako senior partner sa ating firm, pero source of fulfillment ko pa rin ang pamilya. Eh, depende nga sa'yo, Janine, ano ba talagang priorities mo? Hindi ko napaghandaan ang pagbabalik ni Ernesto. Hindi ko sigurado. Ewan ko. Hindi ko alam. You know, honestly, I don't think marriage is a good bargain. Hindi mo naman siya pwede pakulong kung iwanan ka niya, di ba? Tapos, hahatiang pa siya ng mga kagamitan niya. Nakakainayang naman, ano? Kung itong opportunity na niya to, hindi pa niya i-grab. Magsisisi naman siya kung sakaling mangyari. Ay, nako. Pessimistic ka kasi. Ano? Oh, hindi ba? Anong tawag mo sa akin dati? Unromantic and pessimistic. That's right. Tama na. I'm just being realistic, you know? Darling, case-to-case basis to, no? I've handled so many cases. Hoy! So I should know. I know. Ano ba kayong dalawa? Based on your experience. Nakakabaliw kayo, alam mo? If I give up this case, who'll take it? I will. Sorry. Oh, kita mo na. Bakit ikaw kunin mo? Glenda, will you? Bah, eh paano naman si Ernesto? Papayag ba yon? Ako nang bahala mag-iusap sa kanya. Malakas na magkaso. All your papers are in order. At kumpleto ang lahat ng testimony ng partido. It will probably take us another month or two, pero sa klase ng mga ganyang kasong hawak namin, mabilis na ito. Janine. Importante, huwag mong kalilimutan. Huwag ka munang may involve kahit na kanino. They might choose it against you. Naku, all these annulment cases are getting too boring. Alam mo, hindi ko nga maintindihan kung bakit yung iba nagpapakasal pa ako, eh. Ernesto, please, wag. It's getting late. You better go. Bakit iba iwas ng iwas? May kinakatakutan ka ba? Wala akong kinatatakutan. Hanggang kailan mo pipigilan yung nararamdaman mo? Janine. Alam ko naman kung ano nasa loob mo eh. Naisip ko lang kasi,
kung di tayo nakita ulit. Siguro, hindi kayo nagka-problema. Ano man ang problema namin ni Leonor? Amin yon. Hindi ka kasali sa problema. So wala kang kasalanan. Pero ngayon, eto ako. Imbis na makatulong, makagulo pa. Dati nang magulo yung pagsasama namin bago pa kita nakita ulit. Matagal na kaming hiwalay. Matagal na yung problema. Ibinilang ko na si Leonor sa aking nakaraan. Parang hindi ko na nga mahintay yung desisyon ng judge sa petisyon. Gusto ko nang mapawalang bisa yung kasal namin ni Leonor. Para maayos lang yung buhay ko. Yung buhay natin. Gusto kong magpakasal na tayo. Mahirap paniwalaan ang sinasabi mo. Kahit alam kong tama, nahirapan ako. Una kang dumating sa buhay ko. Una kitang minahal, pero nagkahiwalay tayo. Binigyan tayo ngayon ng pangalawang pagkakataon. Kahit ano pa mangyari. Hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo. Hindi na ako papayag na mawala ka pa sa akin. Mahal na mahal kita. Palagi mo akong pinapagilty. Palagi kang may surprise para sa akin. Ako wala naman akong binibili para sa'yo. Hindi naman kailangan, ano? Ang bigat, ano to, gold bar? Ano ba to, dito? Oo. Mainit, dahan-dahan ka. Hindi ko nakita nung binili mo to, ah. Halim pa. Yung ulam. And the ketchup, please. Ang hirap naman ng pagkapa... Wow! Thank you so much. Kaya lang, halika nga rito. I'm sorry. Hindi ko naman ito magagamit eh. Lawyer pa lang ako eh. Tago mo na lang muna. Pag-judge ka na, di gamitin mo. Malayo pa yun. Senior partnership muna, hindi ba? Hindi mas tama-tama. Di matagal pa yung panahon na yun. Pwede pa tayong mag-baby. Tapos, pag lumalaki na yung mga baby natin, pag nag-aaway na sila, pwede ka mag-practice, ikaw yung judge. So, di ba? Oo nga naman. Saka, naalala mo, meron tayong dream house, di ba? Oo, of course. How can I forget? Dream house ko yun, hindi mo dream house. Ikaw lang magde-design. At saka, hindi ko makakalimutan na nasabi ko sa'yo, gusto ko may dalawang bedrooms para sa dalawang bata. Pang boy, pang girl. Isang pink, isang blue. And then I told you to make me a big playground. Kaya lang, sabi ko, wag ka muna maglalagay ng swimming pool dahil kung maliliit pang bata, baka malaglag. Kita mo, naalala ko lahat. Kaya lang, sayang. Bakit naman sayang? Pwede pa naman natin ituloy yun, eh. Naghihintay na lamang kami ng desisyon ng korte. I'm confident na once na mag-grant ang annulment of marriage ni Filimon Asuncion at ni Priscilla Mariano, magiging favorable din ang desisyon ng korte sa sinampanating kaso kay Asuncion na frustrated parasite. He will be convicted. I'm counting on you, Attorney Diaz. Connie, your report. Oh, yes. Isiwan mo nga ako! Isiwan mo ako! Sandali lang, Priscilla! Oh my God!
You know, Celine Dion, ha? Alam mo ba kung ano ka? My God! Isang kasi bawang kita! You know? You're in the security! No, you should have hurt yourself! I can't hurt yourself! What you are! Hindi pa ako na-eskandalo ng ganito sa buong buhay ko, Charo. Sa isang iglap, parang nanganib ang lahat ng pinaghirapan ko sa opisina. Hindi ako makapaniwala na napasok ako sa ganitong sitwasyon. I thought that it was not worth it. Pikit mata akong nagdesisyon. Ernesto, tigilan na natin to. Janine, please. Huwag mong hayaang sirain ni Leonor ang lahat. Ipaglaban natin yung relasyon natin. Unawain mo naman ako. This is not just about a promotion. Pinaghirapan ko to. Matagal kong hinintay bago ko naabot. Kung hindi importante sa akin to, hindi ko aaksayahin ang 14 na taon ng buhay ko. Ambisyon pa rin pala. Ambisyon noon, ambisyon ngayon. Isa lang pala talaga ang rival ko sa'yo. Hindi ang ambisyon ko ang problema. Ang problema, hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan na mahalaga sa akin ang trabaho ko. Bahagi ito ng buhay ko. Eh ako. Janine ako. Hindi ba ako bahagi ng buhay mo? Ang akala ko, pwede natin pagpatuloy ito. Hindi pa rin pala. You just can't have everything. Ngayon, tanggap ko na to. Basta gano'n na lang. Susuko mo na lang ako ng basta gano'n. Paano tayo? Paano yung mga pinangarap natin? Sige, ikaw. Sige! Sige, magpakayaman ka! Magpakalunod ka sa katanyagan! Pero isang araw, gigising ka. Baliwala lahat yan dahil nag-iisa ka. Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Sala ng tangkang pagpatay sa iyong asawa. Hinahatulan kang mabilanggo ng 6 hanggang 12 taon at magbayad ng danyos na kalahating milyong piso sa iyong dating asawang si Priscilla Mariano. Inaatasan ka rin magbayad ng costas. And so ordered. Tumayo po ang lahat. Maraming salamat, Attorney Villa. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Ngayon, pwede ka lang magkapagsimula ng bagong buhay. Kung may kailangan ka sa akin, magpasabi ka lang. Thank you. You too. Thank you. I would like to
Attorney Janine Diaz, for winning the case this afternoon and for finally getting her well-deserved promotion. All right. Our new senior partner. Congratulations. Salamat, salamat. Hoy, sisip-sip ka. Kasi palagi kang absent. Absent ka kanina, ha? Ha? You should, diba? You should have seen her. Walang paso niya yung kabilang, hindi na ako surprised one. I know she can handle it. I have better things to do this afternoon. Excuse me. Ayun ka lang. Dito naman niya. Nagagalit. Away to Laguna. Anong ginagawa? Pinilit kong kalimutan si Ernesto, Charo. Isinusubsob ko ang sarili ko sa trabaho. Pinipilit ibalik sa ayos at sa dati ang lahat, subalit mahirap. Ayaw yata talaga akong patahimikin ni Cupido. I felt like a dartboard na tinamaan ng bullseye. Sigurado. Huwag po kayong mag-alala. Nananalo tayo sa kaso nito. Mag-usap. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magpapakita sa'yo. Pero nandito ulit ako. Dahil gusto ko malaman mo na kung mahal kita noon. Mas mahal pa kita ngayon. Naiintindihan ko yung trabaho mo. O sabihin na nating iniintindi ko. Hindi ko naman hinihingi na iwan mo na yan habang buhay.
Gusto ko lang sana bigyan mo ng pagkakataon yung kinabukasan natin. Paalis ako bukas. Ikinuha rin kita ng tiket. Sana makasama kita sa Canada. Lilipad ang eroplano bukas ng 8:30 ng umaga. Kung ano man ang magiging desisyon mo, maintindihan ko. Janine, lalabas na si Judge. Kailangan ka na dito. Sandali. Sige, mauna na ako. Yun. Salamat na lang. Hindi ho ba totoo na noong ika-9 ng Marso ng nakaraang taon, kayo ay umalis ng inyong tahanan upang huwag nang magbalik sa inyong asawa at dalawang anak? Magulo ang isip ng mga tao. Mrs., sagutin niyo lamang ho ang katanungan ko ng oo o hindi. Objection, Your Honor. Sustained. Sagutin ninyo ho ng diretso ang tanong ko. Oo. Nagawa kong iwanan sila. Pero matagal ko nang pinagsisisihan yun. Gusto ko malaman ng asawa ko at mga anak na mahal ko sila. Naman sana nila akong tanggalan ng karapatan. Patunayan ko silang mahalaga sa buhay ko. Pamilya ko pa rin pala ang pinaka-importante sa lahat. Nagkamali ako. Sana'y mapatawad na nila ako. Gustong-gusto ko nang bumalik sa kanila. Tanggapin sana nila akong muli. Sila ang totoo kong mga mahal. Attorney Diaz, please proceed. Attorney Diaz. Attorney Diaz. Attorney Diaz, what's the matter with you? Please proceed. Your Honor, may we please ask for a short recess? All right, this court will have a recess of 15 minutes. Pakiramdam ko, biglang bumaligtad ang mundo, Charo. Si Ernesto pala ang mas mahal ko higit pa sa kahit anong promotion sa mundo. Hindi ko na kaya pang bulagin ang aking sarili, kaya ngayon ay nagdesisyon akong muli. This time, nang bukas na bukas ang aking mga mata. The one decision that would change my life forever.
Baka malay tayo. Huling biyahe ko na to. Kami sa Canada, doon na nirahan ng ilang taon, Charo. After a while, si Ernesto pa ang nag-encourage sa akin na mag-resume ako ng trabaho as a lawyer in a small Filipino law firm in Canada. Ngayon ay may tatlo na kaming anak. Nagbalikbayan kaming lahat 2 years ago at nag-put up ng isang catering business dito sa Manila. Pwede rin naman palang balansehin ang career at pamilya. At ito na marahil ang pinakaganap na kaligayahan na maaaring makamtan. Nagmamahal, Janine. As they say, you've got to give a little, take a little, until your heart breaks a little. Ito ang concept ng happy compromise. My career, my family, my fulfillment, my responsibility. Magbago man ang panahon o ang katayuan natin sa buhay, pare-pareho pa rin ang pangangailangan ng puso at kaluluwa na tinutugunan sa araw-araw ng ating buhay. Maraming salamat po. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po. Di